Kung madalas kayong bumisita sa mga mahal ninyo sa buhay na namayapa na sa mga sementeryo, ang kadalasan ninyong mapapansin ay ang mga anghel na estatwa sa mga puntod. Minsan naman ay imahe ni Kristo o ni Maria dahil ang paniniwala ng mga Kristiyano, ang mga estatwang ito ay tagapagbantay ng mga kaluluwang namayapa na. Pero sa sementeryo ng Tugatog, may kakaibang estatwa na itinayo sa ibabaw ng puntod. Isang estatwa ng demonyo at anghel na kung saan nasa ilalim ang anghel at nasa ibabaw naman ang demonyo, na tila sinasaksak nito ang anghel. Ano ang ibig sabihin ng estatwang ito at bakit mayroong estatwa ng demonyo sa sementeryo ng Malabon? Ilang beses na rin itong ipinakita sa Magandang Gabi Bayan kapag malapit na ang araw ng mga patay. Ayon sa palabas nila, itong estatwa daw ay kinakatakutan noon dito sa Malabon dahil hindi daw alam ng mga tao kung bakit ito itinayo dito. Mayroon itong dalawang puntod na magkapatong. Ang pinaniniwalaan ng iba ay aso daw ang nakalibing sa ibabaw, kaya naman demonyo ang estatwa nito. Ang nagpagawa ng estatwa ay si Simeon Bernardo. Siya rin ang nakalibing noon sa ilalim ng isa pang puntod. Ngayon ay nailipat na ang kanyang mga buto sa Eternal Garden katabi ng kanyang asawa. Ipinagawa niya ito bago siya mamatay upang ipahiwatig sa mga tao na hanggang ngayon ang kasamaan pa rin ang nangingibabaw dito sa mundo. Si Simeon Bernardo ay tubong Concepcion, Malabon. Dati siyang fish pond operator. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Simeon Bernardo ay hindi naniniwala sa utos ng simbahan ng Katoliko. Hindi rin siya naniniwalang mayroong Diyos na tumutulong sa mga tao dito sa lupa. Ipinagawa niya itong estatwa dahil sa mga naging karanasan niya noong siya ay nabubuhay pa. Isa rin siya sa mga pinasakitan ng mga Kastila noon. Ikinulong siya at pinilit pinagtrabaho sa initan. Pinainom din daw siya ng isang timbang tubig na pinaglagyan ng dumi ng tao. Pinagbintangan din siya ng mga Kastila bilang pilibustero o tulisan, katulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nang mag-agaw buhay na si Simeon Bernardo ay pinasumpa niya ang sampu niyang anak na kahit kailan ay huwag maniniwalang mayroong Diyos na tumutulong sa oras ng pangangailangan dito sa lupa. Pero hindi rin nagtagal ay ang pito sa kanyang anak ay naging Kristiyano. Tatlo na lamang sa kanyang mga anak ang hindi sumisira sa sumpa nila kay Simeon Bernardo. Ayon sa mga kwentong bayan, nakakulong ang estatwa dahil tuwing gabi nabubuhay ito at lumilibot sa mga kabahayan sa bayan ng Malabon. Isa pang dahilan, ito ay nilagyan ng kulungan para ma-preserve ang estatwa at hindi tuluyang masira dahil sa mga batang minsan nang pinagbababato ito.